Ano po ang need install para mawala ang kalawang at magkano? Hindi ko sasabihin kung magkano, pero sasabihin ko kung ano yung dapat i-install. Kapag makalawang ang tubig, usually we're using a manganese. So yung para matanggal yung kalawang. And for somehow, nakakatulong din naman yung ating ionic exchange, yung resin. You can install that. Or yung ating pyrolock na manganese. So yun, nakalagay doon lahat. Ayun o, may iba't ibang klase kasing manganese, no? May silica sand and everything anthracite. Pero ang pinaka-effective para sa akin na matanggal ang kalawang, ibig sabihin yung talagang naninilaw yung tubig mo is a manganese. Ano pong magandang tubig kapag acidic? Sabi ni Gerald Milan. Ang magandang tubig kapag acidic ka, syempre, kailangan mong mabalanse ang pH level ng katawan mo, di ba? So, kailangan mo alkaline water or mineral water. Pero para sa akin, kung meron dyang neutral water, like mineral water, tawag nila rin, mineral water. Pero kung pamilya kayo sa Evian, sa Summit, Summit Biba drinking water, yan po yung mga mineral eh. So, I could say, yun po yung maganda. Kasi hindi po siya too much alkaline. Sakto lang. Sucks lang. Everyday, pwede mong inumin yan. Kasi ano yan eh, neutral yung kanyang pH level. Kasi ang pH level niyan ay pH 7 lang. Ibig sabihin na sa neutral. Okay, nasagot ko na yung tanong niya. Uy! Mabilis pala eh. Pagkari, kasi yung mga tanong, direct answer lang. Sabi ni Paul Garland, Boss, hindi ka ba magkaka-shortage sa main switch ng bahay pag may water max? Of course not. Kasi yung mga motor pump natin, hindi naman po ganun kalakas mag-consume ng kuryente. Yan. So hindi ka magkaka-shortage. And some of our customers, like sa Gumaca Quezon, alam niyo naman dyan ay medyo mahina ang bultahe ng kuryente, eh talaga namang gumagana siya na maayos. Kung meron kayong problem sa inyong electric, pwede naman kayo maglagay ng ABR. So, by the way, yun ang may share ko sa inyo. It's safe to install it to your house kasi meron nga kaming mga design dito sa aming kumpanya kung saan talagang nakadesign siya pang bahay. Sabi ni Jay Selda, Sir Alfred, kapag nag-franchise po or nag-avail, may idea po ba kayo ng minimum na pwedeng kitaan? Ultimate tanong. Pero gusto ko yung unang tanong niya. Okay. Yung tanong niya is, kapag nag-franchise daw ba? Yan. Or nag-avail. Okay. Linawin ko lang regarding si franchise and pag-avail yun sa Watermax. Okay. Watermax Enterprises is a manufacturing business. Manufacture po kami ng mga machines, equipment, and everything about water, laundry, and ice. Hindi po kami franchising company. Hindi po kami nagpapa-franchise. At kung gamitin naman po ang pangalan ng Watermax, with powered by Watermax, libre lang po. Okay? Gusto ko kasi yung inyong pinaghihirapan, pinagpapaguran, sa inyo lang yan. Ibig sabihin po, ang franchise po namin libre. Hindi po kami nagpapa-franchise. Okay? Sa ngayon. Pero wala pa ang plano si Mrs. ko na magpa-franchise. Kasi nga, ang gusto namin makatulong po sa mga nagsisimulang magnegosyo. Kasi kapag ka nagsisimula ka palang magnegosyo, tapos kinakatan agad kita ng franchise fee, pambihira. Hindi na nakakatulong yun. Ako na yung tinutulungan mo nun. Yun po ang reason kung bakit di kami nagpa-franchise sa ngayon. Pero kapag ka siguro dumating ang panahon, we'll do. Ganun po siya. Hindi pa kami franchise ngayon. Ngayon, ang next question niya kasi, dalawa yung tanong niya. Pag nag-avail, meron bang minimum na pwedeng kitaan? Yung income siguro niya, no? As I'm saying guys, kanina, so parang pasok din to sa tanong kanina nung nauna, ang kitaan sa water station is unlimited. Nasa'yo, depende yan sa sipag mo. Depende yan kung papaano mo dadalhin yung negosyo mo. Hindi ko masabi na malitang kita at di ko rin masabing malaki ang kita. Kasi sa negosyong to, at sa lahat naman ng negosyo, depende po yan sa sipag ninyo. So, depende yan sa management ninyo. Kasi kung mamaya, minamanage nyo nga, ang dami namang losses, edi hindi ka rin kumikita. Minamanage nyo nga, ang dami nyo namang nakukupitan ka naman. So, paano yun, di ba? So, depende. Depende po yan sa how you run your own business. Ganun po siya. Pero again, ang tubig po, eh ba, kahit saan mo dalhin yan, mabibili yan. Eh, yun ang isa sa pinakamahirap sa lahat. Mag-isip ka ng produkto na kahit saan mo dalhin, mabibili. Eh, baka wala kang masabi. Tubig lang. Di ba? Ang tubig po, kahit saan mo ibenta, saan mo i-market, mabibili yan. Kasi lahat tayo minum ng tubig eh. Alam mo na, may advantage pala. So ngayon, ang goal mo ngayon? Paano mo ngayon iingatan yung mga loyal customers mo? So and so and so and so on. Ganun siya.